Ayan, 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 ayan ang mga nabuhay natin. Dami mo. So, nandito po ulit tayo sa Hatchery. Ito na po yung ika 48 hours ng ating pinisa ng isang araw. Titingnan po natin ngayon yung mga napisa, kung meron nga ba ulit. Pero sabi ni Tito ay meron naman daw. Marami naman daw ngayon. Oh, bakit meron dong isang buo? Ah, yung itlog. Eh, ay, nadami yun. Nangingitim na yun, dito yun. Ayun na, oh. Saan? Nakikita, ayun na. Oh. Mm-hmm. Mapulo na yun, ayun na. Oh. Mga hito yun. Mm. Yung ano, dami. Mm. Ano ba? Mukumpol-kumpol. Pero yun, lumabas na yun. Ano? Yan, nagkukumpol-kumpol. Eh, laluya ko. Sabawin na yun, marami. Pagka saan, hindi makikita. Talaga, maluliit ka. Malaga. Ayan, bumabara. Bumabara. Dapat talaga mahina na. Mahina yung tubig. Pagkalagay ng itlog, kinabukasan na lang lalo tatakpan. Malalaki na ako. Ito nangingit eh, mana. Eh, yung sa mga pinagkainan nila yan. Kaya nga, parang nabubulok? Eh, nagtatago naman sila. Parang lumot. Yan ang lumot. Nakita na sa video. Malalaki na, oh. Meron siguro 1,000. Mas mabilis lalaki ako kung kuan ano. Alin po? Ay, sobrang lalaki. Ano daw? Sino sa bilin? Nasaan? Sa bilin. Doon, lumalaki. Sabi lang. Kasi nilang pumapit. Eh, kapalok. Nakakita ba? Oo. Yan o. Ayun, ang dami. Ang dami, oh. Ba, successful, ah. Ano pa kulang natin? Tingin mo, malakas ba? Ha? Sasama ka ba bukas? Ikaw ba natin sasama bukas? Kukuha ang 2 bipicks at saka yung breeder. Alin po? Lalaki na yun. Lakas ng lalaki. Kumain eh. Mga kahapon po nung nilalagyan ng kanil. Itlong. Yan ang laki ko chapter. Ganun na yung nilibid din natin. Oo, yun nga. Hindi pa kumain ng tulipots yan. Hindi pa. Ano, laki ng tiyan oh. Marami rin yan. Ayun o, ito ang laki. Ayun o, sobrang laki dito. Ayun o. Ayun na. Ayun. Ayun na, may laki na yan. Hindi ba mahuhuli yun talaga? Laki, hindi mahuhuli. Pero si Kaalaman, di ba, nag-shoot, nag-sizing? Hindi lahat tayo paglalagyan yun. Alam ko pa ilipat yun. Palanggaan na. Sa edad na yan. Kailangan may kwan na yan, may buntot na. Ay, may mga buntot naman talaga. Ay, yung kwan. Laki? Laaraw lang yan. Malilaki na yan. Eh, baka kung ilipat mo, eh, mag-disgrasya para sa lulang. Eh. Naman tayong paglalagyan. Dami na talaga. Madami talaga. Hindi, may pagkakamay natin. Dali lang yan. Dilipat ko yan. Sa kulambu muna.
Di ba may kulambuka ron? Ginawa, popostihan ko ng apat yun. Lalagay ko muna rin. Ah, ito. Hindi muna po ako doon. Saan? Ay, doon sa lupa. Hindi makapan yun. Tingnan natin doon. Ngayon ang bagay ay doon makapan. Nagpo sa sama-sama doon. Ano? Hindi, kung ipon sila. Hindi pa ko. Ang bagay ay nag-aakayan muna sila. Ayan, kapala. Ayun, oh. Yung mga nagbabrown, ano? Ah, yun, sila yan, eh. Yung brown na yan, sila yan. Opo. Nakaipon lang. Kala mo, dumi, no? Lahat ng mga nagbabrown. Ayun. Sila, sila yun, ayun, oh. Dami ngayon, talaga. Marami. Ba, mukhang successful, ah. Ilang percent kaya yung hatching rate niyan? Ah. Marami rin ito. Hindi ka kasi ang dami. Mas madami kabila, no? Eh, marami rin ito. Ayun, no? Ito ba? Okay. Ayun, nasa gigay ito yung direction niya. Eh, baka mas marami nga ito yung mga itlog dyan. Depende sa itlog kung gano'ng karami na ilagay. Marami rin ito. Ayun, nakapalo. Ganun nga. Ito ba? Opo. Pero mas maganda kapal nun. Oo po, mas maganda din. Hindi nalit kasi natin iba rin. Pero ayun na. Eh, nagtatanong na nga, nagtitinda ba daw tayo ng pry? Hindi, tama. Basta ang gulay pera eh. May bayo din. Ayun na, marami rin. Marami din. Naka, ano lang. Nakakalat. Yung kumpul-kumpul. Ayun na, ayun na, sugit na. Kaya nga lang kasi, Ire, nakakalat. Maliwanag din. Oo po. Hindi makita. So, ayan. Nakita po natin na marami-rami naman yung napisa compared po dun sa una. Tapos, nagsakay na rin po tayo ng mga drum. Ayan. Dahil medyo naging successful, kukuha po tayo ng medyo marami ng breeder po ngayon. Tapos, cycle na po yung gagawin natin breeding. 15 days po yung aabutin kapag pagka magbe-breed. After 15 days pala nito, ilalagay na sa lupa. Then, breed po ulit. So, ganun na po. Breed lang tayo ng breed hanggang sa dumami ang ating hito. At sa linggo, dadating naman na yung pangsuro natin. Magdadagdag po tayo ng mga hinuhukay dito sa ating fish pond or sa ating farm. Yan. So, tinitingnan nila or hinahanap nila kung asa yung mga hito. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Yan. Kung gusto nyo po yung mga ganitong content, like and subscribe our YouTube channel para ganahan naman po kami mag-video kapag madaming nanonood. Yan. Sa ngayon po, meron po tayong tatlong butas. Ngayong naalaman na namin or na gamay na po yung pag hindi naman sa 100% na gamay na kagad. Na marami na po kami napapisa, baka dagdagan na rin po namin yung butas kasi kulang na kulang po pala talaga yung tatlong butas kapag ka sa hatchery. Anyway, demo pa lang naman yun. So, ngayon, pwede nang mag-expand. O, dito tayo gagawa ng madami pang butas. Inilawang ko nga, kaya ako nakita ang gabi. Nagabi na po ang tubig. Oo. Inilawang ko. Apo, ang dami. Marami ka namang nakita. Oo, self ko pinilawang ko. Ayan, ang dami yun. Bili, tatlo bawat butas. Dami nga. Kaya yung ginawa ng tanong na isang butas lang ay maliit dito yun. Isang butas? Oo po, mas maliit dyan. 100,000 naman dito. Naging videong... Kaluwag pa, hanggang gano'n na sila, ano? Nag-video ngayon si Arden, ha? Daming hinatch. Oo. 24 butas.
Yung mga si ano eh, si yung pero si Bilgin daw, si Bilgin daw, si Bilgin daw, si Bilgin daw. Breeding season, ano? Ay, Rhea. Kaya nga hanggat maaari, makakuha na ng breeder para tuloy-tuloy na tayo. No, kailangan mong hanap na. Okay, kaya ano, pagka... Arden, makikita mo na kaya pagka naglakad sila. Puti pala siya, pagka naglakad pa. Puting-puti. Oo, lang sa gabi, sa patang, puting-puti. Puting-puti yung mga napisang itlog. Oo, oh, yung hito na, puti. Ah, yung hito. Parang kuwan, ano, bagong panganak na... Oo, oh, mas puting-puti ng gabi. Yung hito na, mapula pa lang siya. Mapula. Kaya maraming nawala. Yung kamong nakikita ng maputi sa lola. Opo. Kakana natin bugot nun dahil pumuti. Talagang gano'n, may iwan palang puti. Balo si gano'n, may pinagpipisaan. Eh yan yun eh. Yan. Pinagpaktor yan. Ba't nagkumpol-kumpol? Eh, na tutulak-tulak nila. Hmm. Nahito, nahiyakin nila. Nahiyakin nila binigil sa siya. Eh, tinatanlaw ako sa mga dreams ngayon. Wala naman ako nakikita lumalapit. Puro ang dito, sige. Kakalang lumalapit sa mga. Ngayon, may lumalapit. Pero ang lumalapit. Yung una ka ako, siguro ka ako, nakikul lang ko. Kung malalaki po ba? Oo. Kaya yung spot na rin. Nahanap ko ang gabi yan. Hindi ko makita. Walang ilaw? Wala din bang ilaw yung mga hatchery? Nakita kay Arden to. Anong ilaw ko sa... Sa mismong kwan ano? Sige, tiga-tiga pa. Saan? Katay niyo po. Tiga-tiga. Nang? Nung hito, itlog. Napanood ko. Hmm. Tiga-tiga. Siri-siri-siri, ang marami ko sa... Ay, marami mo na. Sige, sige. Yan na, ito yung mga drum. Ah, nilagyan na natin ng takip yung tubig para yung tubig dito na malinis, tapos yung madudumi na itutulak na din sa dulo. Nandun na yung drain natin. And ito po, mga malulaki na. Ang pinapakain lang po natin sa kanila ngayon ay itlog at saka prime mash. Bukas pa lang po kami kukuha ng tubipex. Pagka po tubipex ang pinakain natin, mas mabilis silang lalaki. Yan, susubukan natin. Bukas, hahanap po kami. Mga ilang tabo yung kukunin nating order? Eh? Sampo? Sampo. 1,000? Sandaan lang naman isang tabo eh. Dos medya yung pinapakain ko sa maga. Dos medya sa... Patatay sila sa susunod. Hapon. Opo. Makahit ko na pinapakain eh. Ay, yung nandun sa kwan, lumalaki na, ano? Iba talaga yung sa may hati, pagka maliit. Iba di ba sa may hati, di may hati re. O, yung sinasabugan ko rin yun, hindi mo halo. E, ngayon na ipalibasa, medyo maliit yung ginagalawa. Pag sinabugan, medyo maliit. Ang nakikita mo bumubunt. Kaya pagkakuan nyo, malagyan na rin natin ang hati. Hindi, gagawin natin yan. Paghuhulog natin dun yan. Hindi kung unang malalaki na yon, di ba may kulambu si Charlie riyan? Patulusan muna yun. Doon muna sila mapakain. Mailagay. Eh yung dalawang butos na yan, magiging malaya yun. Pakakakain sa lupa, eh. Aabutan nila sa paglaki na yun yung asa gitna na yun. Pwede nga pala yung magiging sultan ang paglaki na lang ng kulambu. Kulambo. Ganun nga na ginagawa na yun ba? Eh iba, may kulambu talaga. Mm-hmm. Yan, samahan niyo po kami bukas para kumuha ng another breeders, set ng breeders and to be pets. Bye-bye. Ayan. May bago po tayong cameraman. Ayan, may bago po tayong cameraman. Ha? Tara po sa fish pan. Medyo maputik lang ha. Yeah.
So, nandito po tayo ngayon sa fish pond po ulit or sa ating breeding hatchery building. Titingnan po natin ngayon kung ano na ang lagay ng mga pinakain natin ng 2B pecs ng isang araw. Marami po ba nabuhay? Marami. Ah, marami itong nabuhay. Naubos na yung 2B pecs dito. Wala na dito. Konti na nga lang. Nasa isang bola. Ah, doon na nilagay yung isang aerator. Aerator po, kung makikita nyo, ang dami. Oh. Eh, biglang laki. Nakapun sa gilid. Nakabutan na, yung nandito. Sa kabila. Galing. Grabe, ang dami. Dami nga pala eh. Ang bilis lumaki. Ayos ah. Approved. Galing. Sino kaya nagpapisa dyan? Opo, dito nga. Yan, ito po yung una nating pinisa. So, mas malaki to compared doon. Pero, halos maabutan na kasi pinakain na po natin kagad ng 2B pecs. Ilang days na ba ngayon? Parang 6 days pala ngayon, ano? Ito, 9 days na. Halos kwan na to. Ito nung pinabibili namin kwan. Regular size. Half inch na eh. Dade. Dito, tingnan mo kanya. Dito. Malaki. Pa? Half inch oh. Hindi nga lang kita masyado at hindi naka-tiles. Galing. Dito rin, oh, dami. Pero dito, parang mas maliit. Ay, hindi, ganun din. Nasa gilid talaga sila lahat. Grabe, dami. 30 mil yan. Binibili natin 30 mil. Ito pa, honey. Konti na nga lang pala yung 2B pecs. Mas mabilis talaga magpalaki 2B pecs. Hindi makabili pa. Hindi. Opo. Yan, luminis yung 2B pecs. Pagka po nagpapakain po kayo ng 2B pecs sa mga fry, hindi po mangingitim yung 2B pecs. Yan o, sobrang dami. Kanina pa ako sinagsasabing madami. Ay, mula na. Akala ko mula na. Galing, nagpupunta sila sa gilid-gilid. Ha? Kuan, yan yung 2B pecs, pagkain nila. Yan. Nung last time, tatlo yung 2B pecs na, ayun, tatlong styro. Ayan, po isa, naubos na. Ito na lang pong dalawa. So, konti na lang din yung natira dito sa dalawa na ito. Hindi ko alam kung namatay o naipakain ni Tito Bell. Pero napakain daw lahat. So, kulang pa po yung 2B pecs natin. Kaya, bibili pa po tayo. Mas mabilis po kasi makalaki yung 2B pecs. So, pagka nag-regular size na to, pagka nag-regular size na po itong mga to, lilipat po natin ulit dun sa fish pond. Then, after 2 months or 1 and a half months, magbebenta na po uli kami ng fingerlings. Ha? Bibili po kayo. Ha? Oh, pwede na lang doon. Madami. Kulay kalawang na yung tubig. Ay, putik po pala. No? Wala nga palang kalawang dito.
hirap pulihin. Ayan ang mga nabuhay natin. Dami oh. Nasa gilid sila. Parang mga langgam. Kapal. So, worth it na yung pagkakapunta namin sa Bifar. Para, yan, Sir Jojo. May result na po yung ginawa po nating pag-aaral kung paano mag-hatch. Yan. So, dalawang, tatlong butas na po yung napapisa natin. Dami! Ayan, natapos na po nating itingnan yung mga nabuhay nating fingerling. So, balik po ulit tayo dun sa ginagawang roto. Ayan, maputik po ngayon kasi umulan. May bagyo. Ay, hindi. Abagat na lang pala. Okay.